hurting. Sleep just won't come. You hate to see the sunrise on another day, and you dread the sorrow that waits for tomorrow. You're out of hope, but thank God for grace. When there's no hope, there is grace. When you feel too weak to stand, let the blood take your place. Life is over, your burden's hard to bear. Remember at your lowest, He is always there. When there's no hope, there is grace. When you feel too weak to stand, let the blood take your for the lead.
is our duty to share. Others are thirsty for the living water. It is our duty to give. For the lonely and the weary are the ones we need to find. Let them hear the voice of heaven. Let them hear the voice of God. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages, we sing about amazing grace. 'Cause we are the voice of His truth. Kingdom's yours, to thine's yours.
just a closer walk with thee. Just a closer walk, just a closer walk. Granted, Jesus is my plea. Just a closer walk, just a closer walk. Daily walking close to thee. Good evening, everyone, and welcome to our evening worship. Our program tonight, our opening song is entitled All Things Bright and Beautiful, and our opening prayer will be given to us by Mom Joy Lin R. Azoy. Our special music will be played to us by Mom Lily Beth Nakigawa, while the scripture reading is found in the book of Jonah 2 verse 8. And to introduce our speaker tonight, it will be given to us by Ma'am Mary B. M. Kayaban. And our message from heaven that is entitled A Wail of Thanksgiving will be given to us by our speaker, Miss Josephine Inez. And our closing song, Rejoice with Pure in Heart, and closing prayer by our speaker, Ma'am Josephine Inez. And also your welcome remarks and closing remarks is Miss Sharon E. De Los Reyes. And may the Lord bless us tonight as we enter in our worship, and we can hear the message about how grateful and how big the blessing of our God to us this evening. May the Lord bless us as we enter to our worship tonight. God bless us all. Let us pray. Lord, thank you for the privilege to worship thee this evening. We are inviting your Holy Spirit to be with us tonight. Lord, bless our participants in this evening program.
enlighten our minds so that we can understand the message we will be hearing tonight. And may this message can strengthen our faith as we continue our journey to thy heavenly kingdom. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Jonah chapter 2 verse 8, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. The music ministry of the Seventh-day Adventist Church is accompanied to call all people in its territory to become disciples of Jesus Christ, to proclaim the everlasting gospel. Good evening. Embrace in the three. Are you familiar with this program? This program is known as Samiring Iti Agsapa. For non-Ilocano brethren, it means Himig sa Umaga, which is purely musical in nature. The singing artists bring spiritual message through music, and this program is hosted by our speaker who is presently the music director of Northeastern Luzon Mission. By the way, I'd like to invite you to watch this program every Friday at 7 a.m. on Facebook, where you can find it by searching for Samiring Iti Agsapa program. You might want to like and follow it. Our speaker is also close to my heart because we are working in the same field of ministry. She is an educator. She had been a classroom teacher in different schools in the Northern Luzon Mission for 7 years. She served as a principal for 14 years prior to her calling to serve in the mission office. Presently, she is the education director of NLM or Northeast Luzon Mission. She is passionate on the professional growth of the teachers and offering the quality Adventist education. She is a loving wife to her husband, Hernani Guerrero Ines, and a friend to their children, Alain J., a 4th-year college at AUP, and Earl Joy, a grade 9 at Northern Luzon Adventist College or NLAC. Dear prayer warriors, our speaker has a special message for us from the Lord. Let us now listen to the woman sent by God, Madam Josephine Ines.
On behalf of Northeast Luzon Mission Administrators, headed by Pastor Mario Palaya, the President, Pastor Gideon Ronas, the Executive Secretary, and Mr. Ruben Batalao, the Treasurer, I extend NELM warm greetings to all of you. How are you, my dear friends and brethren? It is my honor and privilege to be invited to give or share a short message to you this moment. Thank you, Ma'am Mary B. Cayaban, for your invitation. I don't know kung bakit hindi kita pwedeng hindian. Well, the Lord is good, for He has given us this time to study and learn more about Him and His goodness. The title of our study is A Whale of Thanksgiving, or Ang Dambuhala, or Malaking Pasasalamat. When will we say the words thank you? Kailan ba natin sinasabi ang salitang thank you? We will say thank you when good things happen to us, isn't it? If I will join together the blessings or good things that God had given me, ay talagang sobrang-sobra na ang blessings na nabigay niya, mas malaki pa kaysa sa whale. Our story focuses on the book of Jonah, chapter 2. Our practice, we celebrate Thanksgiving during the month of November. This is the time when we give or give an offering or gift to the Lord, money-man yan or fruits. Ito yung madaling araw tayo ay nagigising, pupunta sa church at mag-worship in order to express our thanksgiving to Him. Others will celebrate it in the form of a party. Mayroon silang Thanksgiving party ang tawag nila, wherein they will prepare many foods, delicious food, maraming handaan yan, and they will invite their friends, their neighbors, to join them in the celebrations. Yung iba naman ay they celebrate it by giving gift or ayuda to the indigent one. Ito yung bibili sila ng mga regalo at ibibigay sa mga less fortunate family or indigent families. Yung iba naman ay pag mag-celebrate sila ng birthday, imbes na sila ay maghahanda, yung pambili nila ng paghahanda sa birthday nila ay ibinibili na nila parang ibigay sa mga street children. Meron tayong iba-ibang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Panginoon, di ba? I know during these past years, different crises in life had visited us, but in return, still, we are full of thanksgiving in our hearts. Ano ba ang mga bagay na kadalasang pinasasalamatan natin sa Panginoon? Or what are the things we usually thank the Lord for? Una, when we are healthy. Pag tayong walang sakit. Imagine yung ilang taon na wala tayong nararanasan na sakit, lalo yung malalalang sakit. Aba, ito ay malaking pagpapasalamat na rin sa Panginoon. Pangalawa, when we receive gifts. Diba, pag tayo nakaka-receive ng gift, ano talagang even sabi natin, thank you Lord for this gift. Alam nyo, meron akong natutunan na napakinggan ko sa isang preacher o kaibigan at ito ay in-apply ko rin. Na tuwing pala makaka-receive tayo ng gift, regalo, ito ay bagay man, pinipresyohan ko iyon, binibigyan ko ng price. At the 10% of it, binabalik ko sa Panginoon. Or minsan, binibigyan ko ng offering. And I could see the faithfulness of God to me. Hindi ako pinapabayaan. Minsan, nararanasan ko na hindi ako nawawalan. Meron pa rin blessings na binibigay ng Panginoon. Pangatlo, when we get cured from sickness, di ba? Pag tayo'y nagkasakit at tayo'y gumaling, ayan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na minsan magte-testimony tayo sa ating church kung paano tayo pinagaling ng Panginoon. Sa mga students naman ay magpapasalamat sila for passing the test. At yung mga ibang professionals ay kung sila ay pumasa ng board exams. There are many things we need to thank for.
Even the bad situation or experiences happened to us, ay pwede din natin ipapasalamatan sa Panginoon. Lalo na kung ito ay na-overcome natin o napaglabanan natin with the help of our Lord. Great times of thanksgiving in the Bible. Meron mga malaking naganap na papasalamat sa kwento sa Bible. First, Israel's thanksgiving after the deliverance from Egypt. Ito ay matatagpuan sa Exodus 5. We know that the Israelites were captive for many years, kinaptive ng Egypt. But God wants them to bring them to Canaan. So, alam na natin ang kwento, marami silang pinagdaanan sa kanilang paglalakbay papuntang Canaan. At isang nakita nila kung gaano ang power or miracle ng Panginoon when they crossed the Red Sea. Na paano sila makakatawid? E may Red Sea o dagat na nandun sa kanilang harapan. Sa likuran nila ay mga bundok at andyan na ang mga sundalo ng mga Egyptians na sila'y hahabulin at huhuliin. So meron pagkatakot na kanilang naranasan. But God showed wonders and miracles that time. Na nung inistruck ni Moses yung kanyang rod, ay naghiwalay upang sa ganun ay sila ay makatawid. So wonders ang nangyari doon. There's a miracle. And that's the time that they build an altar. Parang klase ng pagpapasalamat nila. They celebrate a great thanksgiving to God by offering or build up an altar doon sa tawid, sa pagtawid nila ng Red Sea. Another one is thanksgiving at the dedication of the temple. Ito ay sa 2 Chronicles chapter 5 na nung natapos na ang pinapatayo ni King Solomon na templo, there was a great celebration happen. He dedicated the temple, so there is a big gathering. People are excited because they know that they could meet and worship the Lord there. They offered sacrifice to the Lord as part of the celebration. So alam natin ang kwento dito sa pagpapatayo ni King Solomon ng templo. History's most unusual thanksgiving. Balikan natin or puntahan natin ang kwento ni Jonah. So I know that you are familiar to the story of Jonah. Jonah giving thanks inside a big fish. We know what had happened, na itinapon si Jonah sa dagat dahil yung bangka ay punong-puno na ng tubig. At alam natin ang nangyari na nung sila'y nagbunutan, siya ang nakabunot yung pinakamaliit na stick, and they decided to throw him doon sa dagat. At takot na takot si Jonah that time. Alam niya ay mamatay na siya. Lalong-lalo na nakita niya ang malaking whale na lalapit sa kanya. Sabi niya, naku, lulunukin na ako nito. At sa sobrang takot ni Jonah, siguro yun ang dahilan na nawalan ng malay. He stayed there inside the belly's fish ng 4 days. At nakita niya ang malaking whale na yun ay talagang takot na takot siya. Nawala. Pero ang maganda, mga kapatid, yung whale pala na iyon ang magligtas sa kanya. Kaya nung nagising na siya, nasa loob na siya ng tiyan ng malaking isda, siya ay nagpasalamat. So, he thanks the Lord and praise Him. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Kung hindi siya nilamon ng isda o malaking isda, tiyak nalunod na siya. Minsan yung kinakatakutan pala natin, mga kapatid, ay doon tayo ligtas. The Lord sent the whale to save Jonah, pero natakot siya. May isang kwento ng isang babae. Itong babaeng ito ay mayaman. Meron siyang malaking bahay. May magarang sasakyan. Isang araw, she decided to go out. Lumabas siya, sumakay siya sa kanyang napakagandang kotse. Habang nagpapatakbo siya sa kanyang kotse, ay napansin niya doon sa kanyang likuran ay may sumusunod na malaking sasakyan. Sabi niya, kinabahan siya, baka ito ay holdapper
o baka ito ay kikidnapin ako dahil dun sa side mirror ng sasakyan, nakikita niya talaga yung sumusunod na malaking sasakyan sa kanya. Ngayon tinest niya kung talagang sinusundan siya. Pag lumiko siya ng kanan, ay liliko din siya dito sa kanyang kanan. Kung liliko siya sa kaliwa, sumusunod yung malaking sasakyan. Kaya sabi niya, ay nako, iba ang balak ng sasakyan ito. So what she did, sabi niya, malayo pa naman ang post ng mga pulis. Nakakita siya ng, dun sa medyo harapan niya, nakakita siya ng gasolinaan. And she decided na doon siya muna magtatambay, magpapark siya doon. Parang matakbuhan niya yung iniisip niya na mag-hold up sa kanya o gagawa ng masama sa kanya. So nung pagkalapit niya o nandun na sa gasolinahan, bigla niyang tinigil ang kotse. At napansin niya, yung sasakyan sumusunod, yung lalaki doon na driver ay biglang bumaba, lumundag siya. At napansin niya, pumunta sa likuran ng kanyang kotse, nakikita niya sa mirror, na pumunta yung lalaki at meron silang kinuhang hinila nila na tao. Na doon pala sa likuran ng kotse ng babae, may lalaki na pala doon na itong lalaki ay plaplanuhing holdapin o baka rapin pa at pagnakawan. So nagulat siya nung may hinila yung lalaki, yung nagsumusunod sa kanya, na sasakyan pala. Nung sinusundan pala yung kotse, nakikita na itong sasakyan na malaki na may taong nagtatago sa likuran o doon sa likod ng kotse ng babaeng ito. Kaya they want to save this woman, but this woman tried to escape. Iniiwanan niya yung magligtas sa kanya. Kaya minsan mga kapatid, nagagawa din natin ito na ang Panginoon ay imbes na gagawa ng paraan iligtas tayo, tinatakbuhan natin ang Panginoon. He wants to save us pero iniiwan natin siya. Thinking na matakbuhan natin, but the Lord knows what's best for us. Even in trials, my dear friends, when trials will come to us, let's consider that this is also a blessing. Dahil ito ang nagpapatibay sa atin. Hindi natin sisihin ang Panginoon when challenges, hardship will come to us. But this is really a blessing. Maging magsisilbing blessing ito at ito ay papatibayin pa ang ating pananampalataya. At later masasabi natin, Lord, thank you for these trials. Because of this trial, ay naging malapit ako sa iyo. Jonah had a whale of thanksgiving when the fish vomited him out upon the dry land. So nagpasalamat si Jonah nung yung malaking isda ay kanyang iniluwa na siya sa dry land and he could see now the world or yung kanyang paligid. And he said, thank you Lord for saving me. In Jonah 2 verse 9, it says here, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. So nakita natin kung gaano kalaki ang pasasalamat ni Jonah sa ginawa ng Panginoon na pagligtas sa kanya. This thankful man found himself in trouble. How Jonah found himself in trouble? We know already his call to go to Nineveh. But instead, obeying the Lord, he fled from God and go to Tarshish. So we know what had happened. Sa story, alam na natin ang nangyari. The great storm and the great feast. Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa isang gawain na mas angkop o mas alam niya na lalago tayo. Pero minsan nakikibargain tayo sa Panginoon. Ang gusto natin, dito na lang ako Panginoon kasi satisfied na tayo sa ating comfort zone. Let us remember my friend, ang Panginoon o si Jesus ay iniwan niya ang napakagandang tirahan sa langit to accept the call of his Father and that to spread his Father's love. So iniwan niya ang kalangitan. And he set an example for us. So makakaya din natin ito mga kapatid if we ask God's leading and God's help. Jonah had thought his life was over. So inisip ni Jonah ay tapos na ang kanyang buhay nung tinapon siya dun sa dagat at swinalod siya ng malaking isda.
Sabi niya, ito na yata ang katapusan ko. But God give him chance. That is how good the Lord is. Maraming pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon ng palugit, chances to change, to grow in faith. We live in a dangerous lives. Minsan tayo nabubuhay sa nakakatakot na buhay, only a heartbeat from death. Minsan ang buhay natin ay nasa bingit na ng kamatayan. But we are alive by God's grace. We ought to be thankful for this. Tayo ay magpapasalamat sa ganitong pangyayari. This thankful man had prayed and a desperate prayer. Itong si Jonah. I cried by reason of mine affliction, sabi sa Jonah 2 verse 7. When my soul fainted within me, I remembered the Lord and my prayer came unto thee. Jonah cried out to God because he knew he was in trouble. We've all been in troubles, my friends. We were all lost in sin. But in Romans 3:23, for all have sinned and come short out of the glory of God. And because of that, we deserve nothing but death. Sana mamatay tayo. But in Romans 6:23, sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Napakaganda, ang Panginoon ay binigyan tayo ng gift of life. God in love met us in our sins. This is found in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Christ died to pay for our sins. Alam natin ng Panginoon ay namatay. Parang sa ganun ay matubos tayo sa ating kasalanan. In Romans 5 verse 8, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. What a great sacrifice and love of God to us. Yes, salvation became available by faith. This is found in Romans 10, 9 and 10. We all ought to be thankful. In Psalm 103, we could read there the praises for the Lord's benefit. Napakaraming ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Parang sa ganon ay tayo ay matubos at lubos na matatawag niya tayong kanyang mga anak. Some of us have been desperate over other problems. It was month of September when I and my husband were infected by COVID. Napakahirap mga kapatid ang aming pinagdaanan. Lalo na ang aking asawa dahil siya ay high blood at diabetic. So alam natin ang magiging effect. Nagka high risk pneumonia siya, bumagsak ang oxygen level niya that time. At kaming dalawa sa room, dalawa lang kaming nagpapalakasan ng loob. Hindi naman kami pwedeng bantayan ng nurse ng 24 hours. So kaming dalawa at nahawaan na rin ako, nakadextrose na rin ako. Dumating sa punto na wala na akong magawa. So what I did, I give full my trust to the Lord. I give everything to Him. At sabi ko, Lord, I will never question you anymore. You know what's good. Lalo yung time ng aking asawa, ay mag-pray na siya, napapakinggan ko na sabi niya, Panginoon, kunin mo na ako, hindi na ako lalaban. Kunin mo na ako at ako'y hirap na hirap na. On the other side, ako naman ay tatakbo sa CR. At ako'y nagmamakaawa sa Panginoon. Nakikibargain ako na sabi ko, Panginoon, huwag. But the time nakita ko na ibinigay ko na ang full trust ko. So many things ang nagbabothered sa akin. Ang bill namin sa hospital, ang dalawa kong anak na naiwan sa bahay na wala silang kasama, di naman pwedeng tumawag ako ng magbantay sa kanila dahil possible na infected na rin sila. So dadalawa na lang silang nagpapatilakasan na rin ng loob. And you know, the prayer is so powerful. Many friends, leaders prayed for us. And I could feel na ako'y lumalakas when I read my text na ako'y pinanalanginan, kami po ay lumalakas. So, ang sabi ko, Panginoon, alam mong wala kaming pera. When especially nung nakita ko na ang bill namin sa hospital, alam mong wala kaming pera. Ako'y nagtitiwala sa iyo, mas marami kang pera. So, hindi na ako nag-worried kung saan kami kukuha ng pera. I know that God will not give us
challenge or whale of problems na hindi natin malalampasan. We prayed and God has delivered us. Our thanksgiving ought to reflect our deliverance. God has been good to us and we should give thanks to Him. Sabi sa Jonah 2 verse 7, when my soul fainted within me, I remembered the Lord and my prayer came in unto thee. Ito ang kasagutan ng ating mga worries, mga kapatid. Let's have a closer relationship to God. More time na ispent natin sa Panginoon. This thankful man had nearly given up. When my soul fainted within me, sabi niya, when discouraged, he called on the Lord. He made vows to the Lord. Ito ang maganda, mga kapatid. When we ask God to help us and He help us, gawa din tayo ng sapata na gaya ginawa ni Jonah. Nagkaroon siya ng sapata sa Panginoon. That our relationship to Him will be more closer. We were transformed and be a better person. Gaya ni Jonah, he made a vow to the Lord. He started giving thanks to the Lord for he was changed. Binago ng Panginoon ang kanyang pananaw. God heard and rescued him. God heard our prayers and rescued us many times. Pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin at maraming panahon na tayo ay kanyang nire-rescue, nililigtas sa iba't ibang klaseng kapahamakan. Let us be thankful, mga kapatid. Just like Jonah, he encountered big waves during his time. And we are not excused and exempted to this. We encountered challenges too. Kung ano yung naranasan ni Jonah, ay mararanasan din natin. But don't count the problems happen in our lives. Rather, count it as a blessing. Count the blessings we receive from God. A song goes like this, count all your blessings, add one by one. Subtract your burdens, give to the Lord. Minsan kasi, mga kapatid, ang ating burdens, ang ating challenges, ang ating problema ay sinasarili natin. We pretend that kaya nating i-manage. Pero pag talagang hirap na tayo, yun na saka natin ibibigay sa Panginoon. Ano kaya yung una pa lamang na problems natin ay binigay na natin sa Kanya? Bahala na siyang mag-solve. Basta ibigay na rin natin ang sarili natin sa Kanya. Minsan ang nangyayari ay yung leftover ang binibigay natin sa Panginoon. So di mas maganda sana yung unang panahon pa lamang na dumating yung problems ay ibinigay na natin agad sa Panginoon. Yes, let us be thankful sa mga challenges. Let us be thankful sa mga trials. Let us be thankful sa mga iba't ibang karanasan. Dahil sa karanasan ito, sa mga hardship, mga challenges, nararanasan natin ang faithfulness ng Panginoon sa atin. Di ba napakaganda na danasin din natin ang kabaitan, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Let's challenge Him. Dahil ang sabi niya, subukan niyo ako. That we are alive today. We must be thankful na tayo ay buhay ngayon. Ano man ang ating pinagdaanan, naranasan sa ating journey, sa pananampalataya natin ngayon, ay andito pa rin tayo, nakahawak sa Panginoon, naka-smile and willing to share the good experiences to others. God had brought us safely every day. That is why there is no reason for us not to have a whale of thanksgiving. Let us be thankful, my friend. Happy Sabbath and thank you. Rejoice in pure in heart, rejoice in thanks and sing. Your first all banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, give thanks and sing. With all the angel choir.
Tayo'y manalangin. Our Father in heaven, the creator and sustainer of our needs, the founder and finisher of our faith, how lucky and grateful we are, for we know that you are always there. Listen to our prayers, hear our voices. Thank you for the promises and help us to cling on it. Father, we know that your work needs more workers. May we have a great desire to participate. Inspire then our lives and renew our hearts and willing to accept the challenge. Lord, please bless this group, the COVID Prayer Hub. Bless their ministries. You know what they have gone through, and they are so thankful, O Lord, for you always help them and give them the happiness and comfort. Thank you for knowing our needs and granting our requests. This moment, we pray for the forgiveness of our sins. Cleanse us so that we are worthy to receive thy blessings, and finally save us when thou shalt come. Thank you, Lord, for the assurance of hearing and answering our prayers, because we ask all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Mom Inez, for that wonderful and inspiring message. Thank you also for reminding us about a way of thanksgiving, that we have to be grateful, that we have to be thankful for all the blessings we receive. Again, I would like to invite everyone to join us for our next Sabbath evening worship, and we can hear another inspiring message from heaven. May the Lord guide us tonight as we also depart from the worship, and may the Lord bless us and keep us safe till we see each other again next Sabbath day. We thank you, everyone, and good night to all. Amen.